Bagamat nasa MECQ, patuloy pa rin nakaagapay at tumutulong si dating Senator Bongbong Marcos, lalo na sa mga maralita niyang mga kababayan sa pamamagitan ng kanyang rice distribution program. Noong nakaraang Biyernes, May 7, 2021, muling bumisita ang grupo ni BBM sa San Pablo City, Laguna, na pinungunahan ni dating Konsehal Rondel Diaz upang maghatid muli ng ayuda. Agad-agad pong tumugon ang ating senador kung kaya po kami narito ngayon sa inyong harapan ngayong hapong ito upang sa ganun kahit pa paano po kami po'y makapagbigay ng konting ngiti sa inyong mga labi sa kabila ng paghihirap na nararamdaman ng ating mga kababayan. Dalawang barangay ang nabiyayaan ng bigas, face shield, chinela, sombrero at iba pa. Unang nakatanggap ng ayuda ay ang Barangay 2B na may mahigit kumulang sa 200 mga residenteng benepisyaryo. Nagpasalamat naman ang mga residente at chairman ng Barangay 2B kay BBM at kay Diaz na naging tulay upang ang programa ni BBM ay umabot sa kanilang barangay. Sa pamamagitan po ni Bobong Marcos sa paghihirap ngayon ng buhay na ito, maraming salamat po sa kanya, Tari Nawaho. Mas marami pa siyang matulungan na katulad ko na walang inaasahan at buhay. Maraming salamat po sa 2 taong ito na kung saan ay naalala nila ang aming mga kalugam dito sa aming barangay sa Barangay 2B. Pagkatapos ito ay nagtungo ang grupo ni Diaz sa Barangay 2A ng San Pablo City kay Chairman Rodelson Himor upang maghatid din ng ayuda sa kanilang mga residente. Kasabay nito ang pagpapasalamat ni Himor sa grupo ni BBM at tiniyak na mahigpit nilang ipinatutupad ang minimum health standard upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa kanilang barangay at maging sa buong bansa. Maraming po salamat at ang aming pong barangay ay nabigyan niyo po ng pansin para po sa mga pangulitang ganito at ito po naman ay ibabahagi namin sa aming mga kabarangay. Lagi po sana tayo magsuot ng face mask at face shield. Lagi po natin panatilihin ang paghihugas ng kamay para po sa ganun makaiwas po tayo sa lumalaganap ngayon sa sakit ng COVID-19. Iwasan po muna natin ang magpapasyal. Siniguro naman ni Diaz na magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa mga nangangailangang taong bayan, lalo ngayong may pandemya.